kwento natin ngayon ay tungkol kay Emang Encantada at ang tatlong haragan. Kwento ni Rene Villanueva, guhit ni na Alfonso Oñate at Wilfredo Poliarco. Ito si Emang Encantada, siya ay pambihirang galing. Maganda ang kanyang bakuran, maraming prutas at gulay, maraming ibon at hayop, malinis ang hangin at tubig. Ito naman ang tatlong haragan. Si Pat Kalat ay hari ng basura. Kalat dito, tapon doon. Ito ang ugali niya. Si Paul Putol ay kaaway ng mga halaman. Putol dito, bunot doon. Ito ang libangan niya. Si Pas Waldas naman ay reyna ng aksaya. Aksaya sa tubig, waldas sa kuryente. Ito ang gawain niya. Mga salbahe! Wala na kayong ginawang mabuti. Galit na galit ang mga tao sa tatlong haragan at hinabol ng mga tao ang tatlong haragan. Nakarating ang tatlong haragan sa magandang bakuran ni Emang Encantada. Ang sarap sirain, sabi ni Paul. Sige, sirain natin, sabi naman ni Pat. Sirain natin ang todo, sabi naman ni Pas. Dumating si Emang Encantada. Binawalan niya ang tatlong haragan. Tumawa lamang sila ng tumawa habang sinisira ang magandang bakuran. Nagalit si Emang Encantada. Dapat kayong bigyan ng aral, sabi ni Emang Encantada. May dumating na malakas na hangin. Umikot ang malakas na hangin sa tatlong haragan. Nahilo ang tatlong haragan. Napunta si Paul sa isang lugar na puro buhangin. Walang halaman sa paligid at mainit ang sikat ng araw. Ang lugar ay parang isang disyerto. Naghanap ng puno si Paul para sumilong, ngunit walang puno sa paligid. Ganito pala pag walang halaman, sabi ni Paul. Nauhaw si Paul at naghanap ng tubig. Walang tubig sa paligid. Ganito pala pag walang puno at tubig, sabi ni Paul. Gusto ko ng puno, gusto ko ng tubig. Maawa na kayo, sabi ni Paul. Napunta naman si Pat sa tambakan ng mga basura. Mabaho at madumi sa tambakan ng mga basura. Maraming langaw, itis at daga. Malalaki ang mga langaw, itis at daga. Napunta si Pat sa isang madilim na syudad. Puro usok sa syudad. Payat na payat ang mga tao. Naghanap ng ilaw si Pas. Walang kuryente. Naghanap naman ng gripo si Pas, ngunit wala namang tubig. Mamamatay ako sa usok at dilim. Mamamatay ako pag walang ilaw at tubig. Maawa na po kayo, sabi ni Pas. Hindi na po ako magkakalat, sabi ni Pat. Hindi na po ako maninira, sabi ni Paul. Hindi na po ako mag-aaksaya, sabi naman ni Pas. Maawa na po kayo, sabi ng tatlong haragan. Naawa naman si Emang Encantada sa tatlong haragan. Kailangang matuto kayong maglinis. Kailangang matuto kayong magtanim. Kailangang matuto kayong magtipid, sabi ni Emang Encantada sa tatlong haragan. Tumulong ang tatlong haragan kay Emang Encantada. Naglinis ng bakuran si Pat, nagtanim ng halaman si Paul, nag-igib naman ng tubig si Pas. Tuwang-tuwa na si Aling Emang Encantada sapagkat nagbago ang tatlong haragan. Ito na po ang pagtatapos ng ating kwento tungkol kay Aling Emang Encantada at tatlong haragan. Ayan mga kids, sa kwento natin patungkol kay Aling Emang Encantada at sa tatlong haragan, ano yung leksyon na inyong natutunan? Dito dapat matuto tayong maging mapagmahal sa ating kapaligiran at sa kalikasan. Matuto tayong magtipid sa paggamit ng kuryente at ng tubig sapagkat ito ay biyaya ng Panginoon para sa ating mga tao. Ayos na ba mga kids? Sana nag-enjoy kayo sa aking kwento at abangan ninyo ang susunod pa naming kwento. Bye!